Third time na namin ginawa ang tulay na ito papunta sa farm. May time na tayo para gumawa ng bagong tulay, kaya yan ang gagawin natin ngayong umaga. Nasira kasi ulit ito dahil sa bagyong Aghon. Ito ang pinakatipid at pinakamabilis na way para makapunta sa farm. Kaya tara, ayusin natin ito. So, nakamotor pa rin tayo papunta sa farm. Kasi ito pa rin yung case na nasira yung ating tulay sa likod ng farmhouse. So, yan yung nangalit na ilog. So, itsura na yon, nadala yung ating tulay. Okay. Kaya hanggang ngayon, may time na tayo para gumawa ng bagong tulay. Kaya yan ang gagawin natin ngayong umaga. Ito yung daan natin dati. Ito. Actually, nahawa na ito kasi nagpahawan ako nitong sawer namin bago magkakuryente. Yan. Pero ang una ko napansin dito sa ating paglalagyan ng tulay, mas lumayo siya. Kasi ito nyo, umabot dito yung tubig. Oh. Yan. Yung paglalagyan natin ng tulay, mas lumayo. Nag-iba yung shape nung part na yon. So, i-check na lang natin yan. Kung ano yung naging final form at paano natin lalagyan ng tulay. Pero ito pa rin yung pinaka feasible na lagyan ng tulay natin. Umpisa natin sa paghahawa nitong mga nakalawit na ganito. Hanggang makita natin ulit yung daan natin. Dito sa part na to, medyo madami-dami yung kailangan hawanin. Sang-sang to, bumao na. Ang hirap silahin. Kaya ako nalang siya maano dyan. Yung pool nandun na sa kabila. Ito na siya nagsimula maglinis. Itong kawayan na to, pwede to yung isa natin sa dalawa na tinatapakan natin. Ito namang isang kawayan na ito. Tingin ko pwede ito yung hawakan naman. Medyo manipis siya eh. So yun ang puputulin ko. Kasi nadoon yung puno ng isa. Ipit pa nga yung lulod. So yan. Pag nakuha natin yon. At ito, isang kawayan na lang yung problema natin, yung pang-partner dito. Yun, naiangat na namin. Tingko kailangan kong tumuit sa kabila kasi mas maraming linisin doon. Okay, tatawid ako pa kabila, dito sa gitna. Sana hindi ako madulas. Woo! Ito, yung dati kong daan. Ito, yung ating hahawanin. Para malapit lagi ako papunta sa farm. Naglalakad ako ito yung umaga, before office. Yan. Kasi layo pag nagmumotor. Kaya hindi ng gas. Yan, ang dami natin lilinisin. Ah, napakarami pala na ribalaways. Napakarami. Pero, kaya. Ay, medyo marami-rami ito pero wala tayong pamimilian kundi gawin ito. Kaya sinimulan na kagad namin. Pasasaan ba at matatapos din? Okay, may daan na dito. Ito naman papunta dito. Yung part na ginagawa ng jampol. Tagal eh, oh. Yung akin tapos na. Yung kay jampol hindi pa, oh. Nasa taas pa siya. Yung mas maraming part naman. Okay, after ilang minutes at tig-isang litrong pawis. Yan o. Boom, pakunti na to. Okay, ito naman yung alisin natin. Ito. May nakita ko may cellphone, Nokia. Wala.
Pag-analaan, kaso claim, kung kanino man ito, i-claim nyo kay ano, the beauty accountant. Lost and found! Okay. Poison poison na. Pero nabutas na namin, o. Oh. Yan. May way na dito, may way na dito. So, ang sunod natin gagawin, kukuha na tayo ng mga kawayan at itong ating wire papunta sa farm. Iangat natin. Tatali natin sa taas to. Bago magpatuloy, kumain muna kami. Okay. Kain na na. Kaya, meatloaf. Yan. Meatloaf. Isda na jampol. Isang sawan. Ayos. Panalo na. Pawisan-pawisan naman eh. Habang nakain. Okay. Tapos nang kumain. Tayo ay... gagawin natin to. Malinis naman ah. Bale, ang ilalagay natin ay yung wire na lang. Iangat natin. Kasi yan ah, nakababa siya. And then, yun ang kawayan natin ating gagawin. So, meron na tayong kawayan. Isang kawayan na lang actually ating hahanapin. Kasi meron na tayong isa sa yung pinakahawakan. Hanap pa tayong isang kawayan. Putulin ko tong kawayan ito na. Pinuesto pagkaputol. So yan ang isa. Yung isa natin, pwede pala to. Ito. Medyo challenging lang siguro yung paghugot. Pero basic. So dahil ito, puno na itong nandito. Dapat itong pangalawa nating kawayan, puno na yung nandun. E nakabaligtad yung kawayan natin. Kailangan natin iikot. Basic ang pag-ikot. Kailangan natin ihagis pa kabila. Patuloy natin. Okay, tapos sukayan lang natin to. Para medyo nakabuo naman yung kawayan natin. Kukuha kami ni Jayma nung pagtatalian ng ating hawakan. Kinailangan pang iba to sa kabila ang isang poste. Palpak pa, nakapanimot pa si Jampol. Ay, naihanda na yung hukay natin. Lagay natin yung poste natin. Ang nagawa dito sa kabila si Jampol. Yun. Okay, kukunin na natin yung ating panghawakan. Marami si Ed pero itatali muna namin para pagpunta namin doon, saan namin tatalasin. Kakawa doon lang. Oh, mata! Mata! Try. Okay naman, gumana. Nilagyan namin ng alambre. Ang linaw ng ilog, oh. Isang magandang dulot din ng bagyo. At very relaxing. Kuha pa kami ng dalawang kawayan pang suporta doon sa hawakan natin at doon sa mismong tulay para hindi na ganun-ganun. Pinang suporta namin sa tulay pa. Magkabila at isa sa gitna. Para hindi umuga pag may tumatawid. And done! Jima naman, lalagyan ng baitang yung ating pataas. Tapos ito ating kawad ng kuryente. Tali lang natin sa taas. Kami naman, inayos namin ang linya ng kuryente. Nilinis namin ang mga kadagan sa linya at iniangat ito. Nagdiretso inspector rin kami ng aming linya. Kasi mayroong mga nakiskis na wire. So naging live wire siya, buti na pansin namin. And may dadagan ng part, so inayos din namin yan.
Mission accomplished. Ito. Itong ginawa ni Jayman dito. Tingnan. Napakaganda. Parang pang dibuhan eh. Red carpet na lang ako lang dyan ah. Itinry na namin kung gumagana. Yan, pangatlong o pang-apat na ayos na ata namin ito ng ating tulay, pero kailangan to. It saves me time and syempre yung gastos sa gas pag doon ako sa malayang dadaan. Tatanungin niyo ako, bakit hindi ako mag-fix na tulay? Ito pa rin yung cost-effective kasi 99% of the time pag huwabagyo, laging daladala naman yung mga tulay dito, kaya ito pa rin yung cost-effective. Libre lang at nagsiserve naman siya ng purpose pag nandito siya. Yun lang, maraming salamat, subscribe and peace!